ano ang prayer mo ngayong April? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of Psalms chapter 34, verses 18 to 19, and I read it for you. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord rescues them from them all. Panibagong buwan na naman po, isang bagong buwan ng pagkakataon upang itama ang lahat ng maling ating nagawa sa nakaraang buwan, at isang pagkakataon na tayo ay muling makapagmahal, mahalin ang sarili, ang ating kapwa, at higit sa lahat ang ating Panginoon. Alam po natin na may mga problema, pagsubok, at mga iba't ibang bagay na bumabagabag sa atin araw-araw. Maaari mo itong ipasa Diyos. At habang ito ay ipinapasa mo sa Diyos, kailangan ding ibigay ang ating sarili. Ano ang aking gagawin? Ano ang aking mga hakbangin? At maging ang mga desisyong ito ay kinakailangan nating ipasa sa Diyos. Let us surrender them all, our decisions, our goals, our dreams this coming month of April. Let us offer them in our prayers. Ating ilahad ang mga ito sa ating panalangin. Isa na siguro sa magandang ipagdasal natin sa buwang ito ay ang bigyan tayo ng katatagan ng Panginoon. Tingnan po ninyo ang isang matatag na puno. Daanan man ito ng bagyo, tindi ng init ng araw, o ano pang mga pagsubok, batay sa kanyang kapaligiran, nananatili itong matatag, namumunga, namumulaklak, at may dahon. Kung ang isang bahay ay matibay ang pundasyon, hindi ito magigiba ng basta-basta. Kung ang ating pananampalataya ay singtibay ng isang puno at isang bahay na nakaangkla sa isang mainam na bato o kaya sa isang matabang lupa, kahit anong pagsubok, hindi tayo susuko. Magpakatatag tayo. Magpakatatag tayo sapagkat bibigyan tayo ng grasyang ating kinakailangan ng Panginoon. Ano ba ang mga pagsubok na kinakaharap mo ngayon? Ano ba ang mga bumabagabag sa iyo? Ano ba ang mga pangarap mong mangyari? Mga goals mo na hinahangad mong maabot at ma-achieve ngayong buwan ng April? Magpakatatag ka. Ibigay mo ang iyong sarili. Patatagin mo ang iyong pananampalataya sa Diyos. Sabi ng ating binasa sa araw na ito, the Lord rescues them when they cry for help. Kapag ikaw ay tumawag sa Panginoon, hindi bingi ang Panginoon sa iyong pangangailangan. Pakikinggan ka niya, may kasagutan sa iyong hinain at may tulong na ibibigay sa iyo. Nawa pagpalain ka ngayong bagong buwan ng April. Offer your whole life, deepen your faith in the Lord. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong buwan na inyong ibinigay. Bigyan niyo po kami ng grasyang maging matatag anuman ang mga pagsubok o suliraning aming kakaharapin. We surrender everything to you, Lord. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Huwag niyo pong kalimutang i-like ang video nito. Mag-comment po kayo sa comment section. Ano po ang hinihiling niyo sa Panginoon ngayong buwan ng April? And share it with your family and friends. God bless you po.